Video mga idol, so gagawa tayo ngayon ng diagram kung paano mag-install ng 4-pin relay at saka 5-pin relay sa mga busina ng motor natin mga Lodi. So, pero bago ang lahat, kung ngayon ka palang napabio dito sa channel ko, kung ngayon ka palang napabisita dito sa channel ko, click mo na lang yung subscribe button sa baba at click mo na, rin yung bell icon at piliin mo yung all para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko mga Lodi. So shout out sa lahat ng viewers at subscribers ng channel ko. So especially kay Jiras yun na walang sawang nag-view ng mga videos ko, nag-share ng videos ko. At siyempre sa iyo rin, David Earl Benedicto, congrats sa iyo bay, bago kasal ka rin pala. Tsaka kay Sir Rinebert Baloyot, shout out din sa iyo sir at sa lahat ng naging kasama ko sa RC Cola Pampanga. Sa leadman ko si GR Martinez at saka shout out na rin sa lahat na naging kasama ko rin dati sa Jumbo General Dolores Pampanga. So shout out sa inyong lahat. So diretso na tayo sa topic natin mga idol. Ito yung nagawa kong diagram mga Lodi kung paano tayo mag-install ng relay na 4-pin saka 5-pin relay sa dual horn natin or sa boss relay natin mga idol. So for example mga Lodi, ito yung switch natin. Uunahin muna natin yung switch natin. So, yung switch natin, may wire yan papunta doon sa stock horn. Ito yung stock horn niya. So, ang gagawin natin yan, mga Lodi, ikakat muna natin yung wire dito na isa. Yan. Puputulin natin yan, mga Lods. Puputulin muna natin. Tapos, tanggalin natin yung stock horn natin kasi magpapalit tayo ng dual horn na boss horn para maging mas malakas yung busina natin. So, meron tayong relay na 5-pin tsaka 4-pin mga idol. So, ang relay natin, meron yang number. So, wag tayong mag-focus sa wire. Mag-focus po tayo dito sa nakalagay na number. Meron siyang 87. Sa 5-pin, merong 87 na dalawa. Merong 85, merong 86, at saka 30. Dito naman sa 4-pin na relay, so, may apat lang na wire yon. Yung laging tandaan natin yung numero nakakabit dyan. Huwag kang mag-focus sa mga wire idol. So, meron siyang 87, meron siyang 85, meron siyang 86, at meron din siyang 30 mga Lodi. So, paano natin yan i-install mga idol? So, naka-cut na po tayo dito. So, yung na-cut natin dito, mga Lodi, so, yung wire na to, ililipat natin dito sa number 86. Yan mga idol. So, yan yung 86. Dyan natin ililipat yung wire na pinagputulan natin dito sa switch. Tapos, ito mga idol, natanggal na natin yan. Papalitan natin ng dual horn. So, meron siyang ground. Yung ground niya pwede mong i-body ground mga idol. Tapos itong wire na to, pwede mo siyang pagsamahin. Yan. Tapos ikakabit mo na naman 'yan dito sa number 87. Mga idol. So, diyan mo 'yan ikakabit sa number 87 mga idol. Excuse mga Lodi. So, tapos ito namang 85. Ito naman yung ground. So, iga-ground natin sa negative trigger ng battery. Yan mga Lodi. So, dyan mo ikakabit yung ground sa battery. Pwede rin sa body ground pero mas maganda ilalagay natin sa battery para buong buo yung lakas niya mga Lodi. Tapos itong number 30, ito yung pupunta na naman sa positive terminal ng battery. So, nasa sayo yan kung lagyan mo ng fuse or hindi. So, mas maganda lagyan mo ng fuse mga Lodi. Maglagay ka ng fuse dito. Yan mga idol. So, ganun lang pag-install ng dual horn mga Lodi. Napakadali lang. So, mag-focus ka lang dito sa mga number niya mga Lodi. So, itong 87 na to, pwede mong hindi na gamitin yan. So, alin man dyan sa dalawa, pwede mo ang gagamitin mo. Yung isa, iwan mo na lang. So, yung isa normally closed at saka yung isa normally open mga Lodi. Kaya may 4-pin tayo na relay.
mga lodi. Kung sa 4P naman, same lang din ang pag-install mo. Itong 86, dalhin mo dito sa yan, mga idol. So, sa 4-pin yan mga lodi. Tapos yung 85 naman, yan mapupunta din naman sa battery ground. Tapos yung 30 sa positive terminal ulit ng battery. Tapos yung 87, yun naman ang pupunta dito sa busina mo. So, ganun lang kadali mag-install po ng a dual horn na may gamit na 4-pin relay at saka 5-pin relay mga idol. So, napakadali lang. So, kung hindi mo alam, napakadali mo lang i-install kasi nga may guide na tayo dito na nagagawa mga lodi. So, I hope na may natutunan ka ngayon sa basic tutorial na ginawa natin today. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, click mo na lang yung subscribe button at click mo yung bell icon at choose mo yung all para lagi kang updated sa lahat ng video na magagawa natin dito or ma-upload natin dito sa channel ko mga lodi. Salamat.